Today, magluluto tayo ng chicken adobo sa gata with pineapple. Ako nga pala si Nina Bacani. Simulan na natin. Unahin nating ilagay sa ating mainit na wok ang 1/8 cup ng mantika. So medyo painitin ko lang ng konti. Pag medyo umiinit na siya, ilagay natin ang 2 perasong red onion, medium size po yan, na nakaslice lang. Depende naman sa'yo, pwedeng isang onion lang, pwedeng 2. Masarap kasi sa adobo yung madaming sibuyas. Hindi ko alam kung ako lang ba. Yes! Always. So igisa or isote muna natin hanggang sa mag-translucent yung kanyang kulay. Habang ginigisa natin yan, ilagay na natin ang 5 cloves ng garlic. Yan. Tapos, lagay natin yung 2 pirasong siling labuyo na naka-chop. So again, depende sa preference mo yung anghang. Sa akin kasi paborito ko yung manghang. Ang tara! Bango na daw. Nagugutom na sa mga kasama ko dito. 4 na pirasong dahon ng laurel or bay leaves. Crushed na black pepper. So ayan, gisa muna natin. Mga 1 to 2 minutes lang. Ayan, pag naamoy mo na yung aroma ng mga spices natin dyan, lagay natin yung 1/4 cup ng toyo. Saka ako ilalagay ang aking 10 perasong chicken wings. Hindi ko na siya hinati. Ikaw pwede mong hatiin yan. Depende sa'yo. Ito yung mga more than 1 kilo yung aking wings. Ang tinignan ko dyan, nung bumili ako, kung ilang peraso. Alumutan ko tignan kung ilang kilo. So, syempre, palalambutin muna natin ng konti yan. Mga 8 minutes lang. Kaya maglalagay ako ng 1/2 cup nung pangalawang piga ng nyug. So i-simmer muna natin yan ng mga 5 to 8 minutes. After 5 minutes, so since wings to, madali lang itong maluto. Kaya 5 minutes pa lang, naluhalo ko na siyang konti dyan. Huwag lang nating over-mix to dahil baka masira yung kanyang skin. So ngayon naman, ilalagay naman natin yung sabaw nung ating pineapple chunks, 1 cup. Pakukuluin lang natin yan hanggang sa medyo matuyuan ng konti. So low heat lang tayo. Simmer lang natin yan. Takpan muna natin. Ayan. So, tignan na natin. Once in a while, titignan nyo kung lumulutang na yung mantika. No? Sabihin, kumukonti na yung tubig natin. So, eto ngayon, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon ng suka. Tapos, pwede na natin yung templahan na asin. Konti lang, depende sa panlasa mo. Lagay din tayo ng 1 tablespoon ng brown sugar para may konting sweetness lang. And then, lagay na natin yung pineapple chunks. 1 cup din ng pineapple chunks yan. Okay, so, hindi ko muna hahaluin. Hayaan muna natin maluto ang suka. Pan muna natin mga 2 to 3 minutes lang. So, after 2 minutes, ating tikman natin ayon sa panlasa. Okay. At syempre, ito ang ating pang finale. Yung isang kakang gata or unang piga ng nyug. Isang pirasong nyug po yan na pinapiga ko na. So dito, simmer ulit natin yan hanggang sa makuha natin yung gusto mong consistency. Pwedeng malapot, pwedeng tuyo, di ba? Pwedeng may sabaw ng konti. After 10 minutes, ito na ang ating adobo sa gata with pineapple chunks. So ito, depende sa'yo. Pwede mong patuyuan pa natin ng konti. No? For me, another 5 minutes pa para medyo saucy ang aking adobo sa gata. Yes. So after 5 minutes, pwede na to. So ganito lang yung gusto kong consistency niya. Yung meron pa rin kaming sauce kasi masarap yan isapaw sa kanin. Ay, ang sarap. Plating na. At ito na ang nakakatakam at ang bango-bango naman talaga na chicken adobo sa gata with pineapple. Ayan, taste test na kasi ang nasa isip ko eh. Ang tara. Tikim lang to ah. Uy. Hinggit na naman kayo. Mauuna na naman ako. Come in, please. Ang lasa nung... Ang sarap. Kanin, please. Yung gata natin. Tapos nagahalo din yung alat, yung asim at tamis ng adobo. Kaya naman, itry mo na. At syempre, like and share this video. And of course, follow sa iba pang mga social media platforms para updated ka pa sa mga super recipes natin.